Magandang araw po sa inyong lahat. This is Pastora Hiyas, and I am here to start your new life in Christ with lesson number one. Alam niyo po, excited po kami na i-share sa inyo ang 10 lessons upang malaman natin how to start our new life or new relationship with Jesus Christ. Marami pong tao na nagwi-wish na magkaroon na mas mabuting buhay. In fact, yun nga pong mga tao na naka-experience ng aksidente or near-death life experiences, sabi nila, dahil pangalawang buhay ko na to, ay gagawin ko na ang lahat upang maging perfect ang buhay ko. Magiging mabait na ako, magiging mapagpasensya na ako. Pero actually, after some days, ay nakita nila na ako, ganun pa rin, wala pa rin pagbabago. Ngunit alam niyo po ba na ang pagbabago ay nagsisimula sa pagliligtas sa atin ng Panginoon. Yan po ay ang salvation that comes from Jesus Christ. Ang una po nating kailangan malaman, number one is, life will not work without God. Pag po tinanggal natin si God sa equation ng ating buhay, ay what he's doing? Hindi po rin po tayo mag-succeed. Sinabi po sa Romans chapter 6, verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of eternal life, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord." Kita po natin dito that there is no one righteous, no, not one. Lahat po tayo ay nagkasala. Lahat po tayo ay may tinatawag na old sinful nature. Dahil sa pagkakasala ni Adan at Eva, meron na tayong pagkahiwalay sa Panginoon spiritually. Kumbaga po sa cellphone ay wala po tayong signal. Wala tayong connection sa Panginoon. Wala po tayong Wi-Fi connection sa Panginoon. Ngunit, nang ating tanggapin si Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas, nagkaroon po tayo ng connection. Nagkaroon po tayo ng direct connection sa Panginoon because of Jesus. Kaya, meron na po tayong relationship. Pwede na tayo mag-text, mag-video call, dahil meron ng connection. Ganun din po sa Panginoon. Sabi po sa Bible, "But the gift of God is eternal life." Sabihin nyo nga po, eternal life. Buhay na walang hanggan. Akala ko nga po noon, ang buhay na walang hanggan ay mag-uumpisa pag ako ay natsugi na. Pag pumunta ako sa heaven, noon pa lang mag-uumpisa ang eternal life. Naku, mali po pala ang aking pagkaunawa. The moment na tanggapin natin si Jesus as our Lord and personal Savior, ay binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At ang eternal life ay nag-umpisa na po sapagkat ang ating relationship kay Jesus Christ ay nag-umpisa na. Kumbaga sa isang buto na itinanim sa lupa, kahit hindi pa natin nakikita yung buto na naging halaman, ito ay buto na at may nangyayari na sa ilalim ng lupa. At nakikita na lang natin na ang butong ito ay magiging magandang halaman. Amen? Naintindihan po ba natin? Dahil po lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa glory or kalwalhatian ng Diyos. Ang kalwalhatian po ng Diyos ay perfection. So kahit po tayo ay may mabubuting gawa, hindi naman tayo kriminal, wala naman tayong pinatay, ngunit hindi po tayo perfect sa harap ng Diyos. Ang perfect lang po ay si Jesus Christ. Kaya po, for God so loved the world, He gave His only Son to us, to die for us, that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Nung nasa cross po si Jesus, ay in-exchange niya ang kanyang kabanalan para sa ating kasalanan, ang kanyang kapayapaan para sa ating mga worries, ang kagalingan sa ating mga sakit,
ang mga sumpa ay pinalitan niya ng kanyang blessing. Mula po sa cross ay nag-flow ang lahat ng pagpapala. Kaya yan po ang pagliligtas sa atin ng Panginoon. Ay hindi lamang na pupunta po tayo sa langit, ngunit dito sa lupa ay nag-umpisa na ang ating bagong buhay. Kaya malinaw po ang sabi sa 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. New creation. The old is gone and the new has come. Meron pong bagong buhay na inumpisahan ng Panginoon mula nang tinanggap mo siya bilang Diyos at tagapagligtas. Simula sa araw na yan, ang Panginoon ay binigyan ka ng katagumpayan sa kasalanan, sa kahirapan, sa lahat ng confusion, lahat ng sumpa, lahat ng darkness ay inalis ng Panginoon at lahat ng pagpapala ay binigay niya sa inyo. Talaga namang 100% salvation, hindi lang sa spirit, kundi sa soul at ganun din sa ating pangangatawan dahil tayo ay templo na ng banal na espiritu. O di po ba? Higit pa yan sa pagkapanalo sa loto. Pag ikaw ay nanalo sa loto, hanggang dito lang yan. Ngunit, sa pagtanggap mo sa Panginoon, ay kompletong binigay niya sa iyo ang lahat ng pagpapala. The gift of God is eternal life. Ito ay tinatawag na abundant life. Sabihin niyo nga po, abundant life. Amen? So, Christ already began a new life in you. There's a new life inside you. Di po ba pag ang babae ay buntis, no? may buhay sa kanyang sinapupunan. Hindi niya ma-realize na, naku, may bata sa loob. Ganun din po tayo. We have new life right now in Jesus Christ. Kaya, meron po akong tanong sa inyo. Kung haharap ka ngayon sa langit at bumukas ang door ng langit at tanungin sa iyo ni San Pedro, bakit ka kailangang pumasok dito? Anong qualification mo? Ano ba ang sasabihin mo? Ako, pag-usapan niyo yan ng iyong cell leader. Ngunit alam naman natin na pwede tayong pumasok because we have been given the gift of eternal life in Christ Jesus. Yan ang sinasabi sa Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Tinanggap mo na ang regalo ng buhay na walang hanggan. Sige nga, gumanyan ka nga. Tinanggap mo na ang regalo ng buhay na walang hanggan dahil kay Jesus Christ. So kapatid, excited ka ba sa iyong bagong buhay kay Jesus? Nais kong imbitahin ka ngayong manalangin upang tanggapin ang gift of salvation. Sabihin mo, Lord, I accept your gift of salvation. I acknowledge that I am a sinner and I need a Savior. I believe that Jesus is the only way and His blood cleanses me and gave me freedom from sin, freedom from curses, and freedom from the works of darkness. I confess my sins, turn away from my wicked ways, and I ask your forgiveness. Dahil dyan, tinanggap mo na ang Panginoon at ang iyong bagong buhay ay nagsisimula na. Amen? Congratulations to your new life. God bless you, and God loves you.